Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 15, 2022. So maganda yung Monday natin. Tuloy-tuloy pa rin yung ano ha, yung pag-akyat ng index natin. So meron tayong gain na 0.57% for today. So marami pa rin yung mga blue chips natin na nag-i-start pa rin yung kanilang recovery, sina Meg, sina Ali. Patuloy pa rin na umakyat yung kanilang mga prices. So very good talaga yung ano, yung sudden na pasok ng ating mga foreign investors last Thursday na trading natin. So nandiyan pa rin yung ating mga foreign investors kasi meron tayong 360 million net foreign buying sa kanya. So dahil diyan, nag-close yung indices natin ng 6,737.84. So malapit na tayo sa 68 na resistance natin. Pero ngayon, para nagpo-pullback sa US market. So expect kapag malakas yung pullback nila, syempre meron ding epekto sa ating local markets. Pero ngayon, yung mga trending stocks natin is karamihan is yung mga yung ibang stocks natin, yung mga small cap at saka mid caps naman. Ayan. So meron pa rin, nandito si Meg, pinakamataas kasi yung galaw niya sa ating mga blue chips. Si SPNEC, so pinag-uusapan siya ngayon, hindi naman gumalaw masyado yung price niya, pero yung kanyang share swap agreement at 2.5 pesos per share. So di ba yung price niya ngayon, less than 2 pesos. Si Aldi natin, so patuloy na umakyat, halos kasabay sila or same sila ng pattern ni Merrimart. So parehas na maganda yung mga earnings na nakita natin. Tapos si LTG, okay din yung earnings niya, di ba? Tapos si Converge, hindi pa rin nawawala yung negative sentiment sa kanya. Pero tingin ko sentiment lang naman yung kay, ano, kay Converge. Dahil nga doon sa mababang guidance niya for the next na quarters naman natin. Pero fundamental wise, okay din naman siya. So, kaya lang, syempre, kailangan mag-subside muna yung negative sentiment bago mag-stabilize yung ating price naman sa kanya. Okay? So, yun po yung ating mga trending stocks for today. So, pag-usapan po natin yan. So, disclaimer ulit dun sa mga bago po dito sa ating trading channel. So, yung ating review is for education purposes lang. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold mga stocks kasi meron nga pong risk na involved. So, ngayon, maganda yung mga risk natin kasi mas mataas yung reward kaysa mga risk na nakukuha natin ngayon kasi patuloy na nagre-recover po yung ating market. Pero, lagyan mo pa rin na risk management kasi hindi natin alam eh kung kailan magpo-pullback naman si PSEI. Okay? So sa mga bago po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe or join ka lang dito sa ating trading community. Kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, so meron po tayo dito sa ating YouTube. So check mo na lang po yung mga requirements yan. So salamat doon sa mga usual na nanonood dito sa ating mga trending stocks. So medyo dumadami yung ano, yung viewers natin kasi maganda nga yung ano, yung market natin for the past 2 days of trading, including yung today na galawan natin. So check mo na lang na rin yung ating mga company reviews, profit or loss sa market, basic indicators, and then yung mga fundamentals natin, risk management pa rin. So baka buhos tayo ng buhos. Hindi natin alam eh kung kailan mangyari yung pullback. Pero anyway, maganda nga yung mga portfolios natin during this time. So follow mo din ako guys. So may mga upcoming videos tayo dito sa Crypto ko to. So gumaganda rin kasi for the past few days yung ating Bitcoin. So ngayon medyo down siya, pero above pa rin siya ng 24K. So, meron at meron maglalabas ng mga play to earn games naman sa atin. So, wait mo na lang po yung ating updates. So, follow mo din ako dito sa ating social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. I-check mo na lang po yung mga uploaded videos natin. Ganun din yung ating Facebook page. Ayan. So, meron tayong mga uploads yan. So, check mo na lang po. So, mga articles natin is dito sa Bodega Peaks. So, ang recent addition natin dito is yung mga blue chips natin na bago plus yung ating mga updates sa mga indices natin kasi nagkaroon siya ng rebalancing. So check mo na lang po yan. Tapos follow mo din ako dito sa money earners, yung mga side income sa natin. So later on, maglalagay din tayo dito. Marami tayong mga side income eh. Kailan, yung time kasi natin para gumawa ng article. So wait mo na lang. Facebook or yung ating Twitter. So follow mo din yan guys. Hindi ko nakita yung summary natin for today. Pero karamihan ng mga na-retweets natin is mga earnings pa rin. So kahit over the weekends, puro earnings yung mga na-retweet natin. So tingnan natin, baka meron tayong mapulot dito. LR achieve 105 million EBITDA for second quarter. Continuous growth daw siya. Yung mga Double Dragon natin, maganda yung income. So baka mag-recover na rin. DDMP REITs, jump siya na 17% year over year. Ayan. So bantayin natin sila kasi mataas yung upside kung mag-recover yung price kasi lugmok yung kanila mga price action. Security Bank, ayan. So ito yung sinasabi natin, di ba? Dinump siya kasi nga tinanggal sa blue chips. Pero
yung net income niya is up naman ng 100% year over year. So okay naman pala yung kanyang business. So it's a matter of time na lang kung kailan magre-recover yung price natin. SPNEC, so gaya na sabi ko sa inyo, na-complete na daw, looking to complete its asset for share swap with this parent company by the end of this year. Pero yun nga, ang usap-usapan kasi, 2 pesos and 50 cents, di ba? Eh, 1.8 lang tayo during this time. So kaya siya nag-trending for today. So ACR, net earnings of 689 million in first half. So very good. And then si Merrymart natin, so nag-up din siya ng 6.21% kasi kumita siya. So malakas siya ngayon, 96.5% year over year. Si APX natin, recorded an all-time high revenue. So 337%. Lakas pala nito. Apex Mining natin. CC, medyo lugi. Yung mga, may yung mga company si Mr. Dennis Oy, nalulugi yata ngayon. Si PC, PHR, tapos expected din si dito. Tingnan natin kung ano yung magiging earnings niya. Si Fruit, so net income by up by almost 3.3 times. Ayan, so bantayin natin yung mga magaganda yung fundamental dito sa ating mga stocks. Double Dragon, so up siya ng net income core up by 29%. Revenue is up by 27%. Si Mary Mart is up ng 97%. So very good. Phil Reed natin said it posted a net income in the first half, 706 million, down by a third from last year, 1.05 billion. So hindi maganda pala yung ano, negosyo ngayon ni Phil Reed natin sa REITs. Blockchain at heart is a ledger. So check niyo na lang article kay Philstar. Ayan, so na-inspire tayo dito sa ano, isang article ni Philstar dito. So ni-retweet ko to. Di ba, mahilig tayo maghanap ng mga side hustle, side incomes. Ito, tatlong magkakapatid, nakapag-ano sila, resign sa trabaho dahil meron sila mga negosyo na successful. Ayan, so basahin na. Pinanood ko kanina. So maganda yung story po nila. So kaya ako ni-retweet dito. Top gainers natin, Fez, FGen and Lunch, LPH, MAC, APX, MEG, GSMI, ANI. So ito yung mga kanina mga top gainers. A-REIT, so up siya ng 64%. So okay na rin. Maganda na rin yung earnings ni A-REIT natin. Winner, SCC, so nag-rebound na. Nag-reverse na yung direction niya. So maganda yun. Parang nag-breakout pa silang dalawa ni DMC. So pansinin mo lang yung kanilang mga price action. Balay continues its incredible 42% run up. So okay din si Balay. SPNEC and CTS showing signs of strength. Okay. LR, so nabasa natin kanina. Merrymart up siya. And then A-REITs delivers another quarter of dividend growth. So very good nga siya. PNB is down yung kanyang income ng 59%. Ayan, so medyo hindi maganda yung negosyo niya. Tapos sa LTG, top line increased by 7.3%. So nagre-recover na nga po si LTG natin, kaya nasama dito sa trending natin. JT Cap, Toyota Motor incorporates mobility solution service. Philippine National Bank posts 11 billion net income in first half. Robinson's Land receives permit to sell order from SEC. So meron siyang bond offering. A-REITs, meron siyang dividendo, 0.9 cash dividend. LTG reports net income of 15 billion up by 313%. So laki. So very good din yung first half ni LTG. Leisure and Resorts World Corporation posts a net loss of 33 million. Chelsea is down siya. About sa Bitcoin natin, so pwede i-check yan. ASN stock seesawed last week after investor heard its aggressive 2030 goal. Toll collection at Cavite C5 link extension to start in September. Philippine June overseas cash remittance rises 4.4%. Si APX, okay yung earnings. Food prices peak. Ayan. So mukhang na-reach natin yung peak ng ating inflation. Pero may parating na naman yung ating mga interest rates. So, rollback sa gasolina. Very good. Meron mga articles dito si Philstar. So, basahin nyo na lang po. Si Picor, okay din yung earnings niya. Nag-grow din siya 300%. Tapos si PBB, 18.4% up. Ano pa ba? Financial reporting. That seems parang article lang naman yan. MPI, so yung kanyang Cavitex C5. Maniningil na. ICT and third 30-year strategic partnership with Luca Rijeka DD for Europe's first direct cargo rail link.
LTG is okay yan. So, nabasa natin kanina. Si Meg, okay din po yung kanyang earnings. Tel, meron siyang offered substantial discount. UBP, offer virtual asset. Ayan guys, ito yung nabasa ko kanina umaga. PHR dito, si PNX. Dennis Ooi's Business Empire Spacing. 700 million worth of loans maturing this year. Ayan. So, magiging ano yan guys, catalyst na naman. So, either negative or positive siya. Depende. So, nakita mo naman nangyari nung ano, di ba, yung nagkaroon siya parang default, di ba, kay BDO. Pero naayos din naman. Pero bago nila naayos, nag-drop ng more than 10% yung ating mga individual stocks. So, bantayan mo na lang sila. Hopefully, mabayaran niya yan. Kasi yan na naman yung pag-usapan natin for the coming few days to Trade Asia natin. JT Cup Vehicle Unit 1 Scars Extended 2027. Tapos BDO Wave Debt Equity Compliance of Togo Loan. Ayan, so mukhang delikado din si Togo. LTG Profits Quadruple. TLI sets 8 billion capex. And then PSE has seen rising points 200 billion this year. Tapos yung US market natin. So very good po siya for the last weeks na trading natin. Kaya nagpatuloy na umakyat yung ating market. Ayan. So meron pa dito, marami pa siyang earnings. Si Manila Water, okay din siya. Si CLI is okay. Shell PH is okay. So pwede nyo pasadaan guys ha. Si MAC, Philrit, down si Philrit natin, 33%. DMW is up 56%. Globe up siya ng second quarter is 6% year over year. So SBS, so, ang dami, di ba? Puro earnings na yung pinag-uusapan natin. So, pasalamat lang guys. Ha? Medyo marami tayong na-retweet over the weekend. So, over the weekends na to, nakita ko, ang daming mga naglawasan na earnings galing naman kay 2Trade Asia natin. Okay, so yun lang pinaka-summary ng ating Twitter. So, majority naman ng mga stocks natin, okay yung kanilang earnings. So, kung konti lang yung mga nakita natin na hindi maganda yung kanilang mga earnings. So, pwede yung pasadaan yung ating mga na-retweet naman. Okay? So, guys, ha, yung mga gusto ng guide dito sa ating PSE market, sali ka lang po dito sa ating Patreon. So, open na open po siya. Kung gusto mo ng stocks, yung mga picks natin, stock picks, yung mga for medium term na investing picks natin, so, pwede rin naman. So, meron tayong trading committee and then meron tayong group meeting. So, pwede kang sumali dito sa ating Patreon. So, kung gusto mo ng guide sa ating PSE market. So, guide lang naman guys. So, kayo pa rin mag-decide kung alin dyan yung membership na kukunin nyo. So, message nyo na lang po kapag sumali kayo dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So, refresh ko lang yung ating index. So, maganda yung galaw natin. No? So, umaga, medyo nagkaroon siya ng konting profit taking pero few minutes lang after noon, patuloy na umakyat na yung indices natin. So, ang medyo namula si service sector natin, pero majority is okay naman yung kanilang galawan. So, pinakamalakas yung ating holdings, yung mga malalaking companies natin. So, Meg is siya yung humila sa market natin, SCC. So, medyo bumalik nga yung price niya. So, very good. And then si Globe, AGI, JT Cap. Ayan. So, nagre-recover pa rin yung galawan ng ating mga individual stocks. Tapos dito sa mga medyo mainit ngayon, easy converge, hindi pa rin nagre-recover yung price. Kanina umaga medyo lumalaban siya, pero pagdating ng hapon, medyo binenta na rin siya. Kaya siya yung humila sa ating indices for today. Pero andyan yung foreigners. Ayan. So, ito yung mga inaabangan natin sa kanila. Meron siyang 360 million net foreign buying. Ayan. So, good. Nandiyan lang sila, nagbabantay sa ating mga stocks. Meron tayong 0.57% gain for today. And then may traded value tayo na 5.17 billion. So healthy din siya. 40% local foreign participation and then 60%. Karamihan yung mga trade today is yung ating mga locals naman. So maganda yan kasi net foreign buying pa rin yung ating mga indices naman. Okay? So very good yung ating galawan. Ayan. Tingnan natin yung summary ng index natin. So, very bullish yung galaw natin kasi hindi pa rin siya, ano eh, hindi pa rin nagpo-pause. Medyo overbought na tayo ng konti. Yung RSI is nasa 71. Tingnan natin bukas kasi ngayon sinisilip ko si ano, US market parang nagpo-pullback. So, expect pag nag-pullback yan, marami din yung ano, yung magpo-pullback na mga stocks natin. So, 6.8 yung ating pinaka-psychological resistance for tomorrow's trading natin. Tingnan natin kung mag-stay lang tayo above ng 6,600 kung meron mang profit taking dito sa ating market. So, based dito sa galaw niya, so, hindi pa natin makita eh. So, hindi pa naman ito yung pinaka-peak niya. Tingnan natin kung mag-match dito sa band ng baba. So, halos pwede rin, no? Ganyan yung galaw natin. So, tingnan natin for tomorrow,
hopefully i-touch natin yung 6-8 bago tayo magkaroon ng pullback na galawan, or siyempre mas maganda pumitig na siya until 7K. Pero normally naman nagkakaroon muna tayo ng higher low bago natin makita kung malakas na talaga yung ating market. Pero yung pinapakita niya na candles ngayon parang dito sa kabilang side, ayan o. So, di ba, medyo malakas yung sipa niya no, mag-start na mag-reverse yung trend direction. Yung mga pullback natin, maliliit lang. So, ganun yung in-expect natin kung patuloy na aakyat yung galawan naman ng ating index. Ayan. So, very good pa rin yung galawan ng ating index. So, yung ating COVID cases, medyo nag-subside na. No? Mataas pa rin. 4,183. So, tapos yung US market ayan. Okay, hopefully mag-recover sila mamaya para yung market natin bukas hindi magganon kalaki yung profit taking niya. So, may profit taking na dito sa US natin kasi nga tuloy-tuloy na maganda yung kanilang mga run up. So, Nasdaq drop siya ng future negative 0.55% do future negative 0.45% and S&P is negative 0.55%. Pero no Friday, very good lahat yung ating market. So, ganda ng galaw natin last Friday. No? So ngayon, medyo green pa rin naman dito sa Europe. So pina-price in pa niya kung ano yung pwede mangyari dito sa ating US market. So pagdating sa Asia, mix lang tayo. Mahina pa rin dito sa Hong Kong. No? Ilang araw natin nakikita na parang drop lagi dito sa Hong Kong natin. And then makita mo dito, medyo mix lang tayo. Pero parang mas maraming naman tayo napapansin na green dito sa band ng Asia natin. So tingnan natin bukas, ano kayong market natin bukas. Inflation, yung pa rin pinag-usapan. And then, wala pa yung mga interest rates ulit eh. So, hopefully, ano lang to, normal na profit taking yung nakita natin dito sa ating market. Okay? So, dito sa Bitcoin, so nag-start na rin po silang magkaroon ng pullback na konti. So, nag-drop si Bitcoin natin ng 2.56, si BNB, negative 3.8, si ADA, negative 6. Ayan, medyo malakas din pala yung, ano, yung drop ng ibang mga cryptos naman natin. So, nagkakaroon sila ng medyo malalakas na profit taking naman. So, drop pala si ABAX. So, ayan. So, anyway, parang profit taking muna yung mangyari dito sa cryptos natin for today's trading naman. Ayan. So, yun lang muna yung pinakasummary ng ating index. So, balik tayo dito sa ating stocks and then pag-usapan natin yung ating, ilan ba to? Lima or anim na trending stocks. Okay? So, unahin natin si SP and EC. So, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, nagtitrending si SP and EC natin dahil nga dun sa ano sa share swap agreement. So meron akong binuksan dito, ito. So tingnan ko lang yung value kasi ito yung nakita ko na mga pinopost nila. So Solar Philippines and SP and EC have now signed share swap agreement for the issuance of 24 billion shares at an issue price of 2.5 pesos per share. Ayan. So ito yung tinitingnan ng iba kaya siya nagtrending for today. So, hindi naman siya masyado nag-react for today. Pero at least, pag tinignan mo siya, kahit pa paano, iisipin mo, meron siyang accumulation dito sa area na to. Kasi malalaki yung spike ng volume. Tapos, hindi naman bumabagsak yung, ano, yung ating price action. So, malapit na siya dito sa breakout or rather overbought condition. And then, nag-start pa lang na bumuka or nakabuka na yung ating pinaka MACD formation naman. So ngayon, na-retest naman niya yung 1.75 kanina. Malapit dito. So nag-stay naman siya above. So tingnan natin for the coming few days kung maging good catalyst sana yung, ano, yung news na nakita natin sa kanyang disclosure kasi 2.5 pala yung, ano, yung share swap agreement. Siyempre, yun yung titignan natin na ano, pinaka-fair value niya kung ganun yung palitan ng mother company nitong si SP and EC natin. For the short term, lagay muna natin sa 1.88 or 1.87 yung ating immediate resistance kasi technical wise, yan naman yung ano, yung hindi natin ma-break last time naman. Okay? So ilan muna nakita natin sa kanya. Tingnan natin yung price action. Meron tayong gain sa kanya na 0.56%, 1.7 million net foreign buying siya. Abacus FMS ang buyer and then Abacus CitySec yung ating pinaka main seller naman. Okay? So net foreign buying si SPNEC kahit pa paano. Next, Aldi. So para sila ni Mary Mart ng kanyang price action. So nagtry pala siya mag-breakout kanina sa MA100. So yan nalang ilalagay natin na resistance kasi hindi niya mag-break kanina which is malapit din naman dito. Siguro ito na lang 0.4 kasi kung susundan naman niya yung ano yung price action niya
Kasi malalaki yung volume na niya ngayon eh. Papansin mo naman, oh, ang lalaki ng ano, buyers natin sa kanya. Nandito lang sila, tapos maganda pa yung ano, yung price action. So parang breakout na rin yan. Parang isang part ng ladder formation. And then pinaka main resistance based sa price action is dito sa 0.4, kasi dito last time nagkaroon ng breakdown ng ating price. So ngayon, maganda yung MACD formation. Tignan natin kung ituloy niya. So medyo parabolic na siya. Medyo mahirap i-drawing yung ano, yung trading channel niya, kasi parang parabolic yung style niya. So tignan na lang natin for the coming few days, pwedeng ito then clone natin siya. So parang meron siyang sinusundan dito. Parang hindi tama yung drawing natin. So anyway, ganyan na lang muna yung drawing natin. Pero ito yung pinaka next na major resistance niya dito sa area na to. So madali na makita kasi nag-breakdown yung price niya dito last time naman. Okay? So malakas yung galaw na ito. Alam ko eh. Ayan. Oh, okay. So 2.78. Si Merrimart pala yung mas malakas yung, ano, yung pitik. So meron siyang 2.78% ng gain for today. 985,000 na net foreign buying. And then call CITESEC, ang buyer at saka Wealth FMS, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay, so ilan muna, ibabatay natin sa kanya. So malapit na sa overbought condition, so bantay-bantay na lang tayo. Si PSEI pala, so di ba gaya yung sabi ko sa inyo kanina, ayan o, oh, nandito na rin siya. Oh, so nasa malapit na rin sa overbought or nasa overbought conditions na siya. Okay? So, madali makita yung ano, next ang move ni Aldi natin. Hopefully, magtuloy yan and then ma-reach pa natin yung 0.4 peso level naman. Okay? LTG, so very good din yung earnings natin. Yung nabasa natin sa ating Twitter. Gaano kalaki? Hindi masyado malalaki yung galaw ni ano eh. Slowly yung galaw ni ano, LTG. Meron siyang gain na 2.23%. Net foreign selling pala siya. 10 million, so meron ng profit taking sa kanya. Call FMS ang buyer and then CLSA, Abacos, yung ating pinaka-main seller. So, hanapin natin to. Baka ito madrawing natin. Nasaan yung kanyang pinaka-trend channel? Ayan. So, sakto siya. Medyo nag-resist ng konti. Tapos, currently, nasa resistance naman yung, ano, yung pinaka-price action. Sakali lang medyo lumampas siya. So, yung next na resistance natin is dito naman sa 9.4 peso level. Sakali lang medyo lumusot siya dito kasi medyo bullish nga po yung, ano, yung galawan ng ating market. So, depende sa tumitingin, pero pwedeng sabihin na breakout area yan kasi meron siyang gap up kanina umaga and then nag-close siya and then bumalik siya. Pero yung candle kasi natin medyo undecided siya. So, may pagka-konting bearish yung, ano, yung observation natin sa galaw niya. So, meron din siyang volume dito. So, medyo nag-accumulate din yung ano, mga investors natin sa kanya. Buti nila may simulo doon sa 10 million na net foreign selling po nitong si LTG. So 2.37% yung ating or 23% yung ating gain for today dito kay LTG naman. Okay? So next na kamukha ng price action nitong si LTG natin. Ito pong si Merrimart. So nakita mo na rin okay yung earnings na sa kanya. Meron din siyang volume. Oh. So gaganda na. No? So talaga reversal na yung, ano, yung buong market natin. So overbought na. So medyo mas malakas kasi yung galaw nitong si Merrimart natin. So watch out na lang. So kasi nag-overbought lahat ng stocks natin, ang tendency niya is sabay-sabay din magkaroon ng pinaka-profit taking. So ngayon, lagay ko na lang dito sa... Hindi ba tayo masyadong bullish? Tingnan natin ha. So kasi ang next na resistance dito sa 1.73. So medyo malayo. Kasi pag sinukat natin yan, medyo malaki din yan. Ha? Ayan, so halos 10% din yan. So baka hindi yan muna. Dito na lang muna tayo sa 1.65 pesos, which is potential upside kung magtuloy pa rin siya around more or less 8 to 10% yung galawan natin na pwede pa kay Merrimart. So tingnan natin, mali mo, meron pa siyang sipa kasi medyo malakas din yung volume ni ano eh, ni Merrimart natin. Okay. So based sa kanyang pinaka price action, malakas siya. Meron siyang gain na 6.21%. Call FMS sa buyer then call Maybank yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, sundan mo na lang yung price action natin. Parang parabolic na rin siya kasi wala tayo makita na trading channel na maiguit sa kanya for this one. Kasi nag-break, puro breakout yung, ano eh, yung galaw niya or gap up yung mga galaw natin sa kanya. So, parang parabolic na rin yung style ng price action ni Merrimart. Okay? So, bantay mo na lang 1.65. And then, next si Meg. So, isa sa pinakamalakas sa blue chips natin ngayon kasi nititrending siya. So, nandito na tayo, malapit na sa main resistance. Ito yung nakikita ko na, ano eh,
pinaka main resistance sa kanya malapit sa 2.7, although MA 100 nandiyan na siya. Pero dito kasi din nagkaroon ng breakdown last time ng price, 'di ba? Ito yung pinaka breakdown natin sa kanya. And then ngayon is patuloy na umakyat yung price. Tingnan natin, meron ba siyang pattern. Mahirap din siyang lagyan ng drawing, no? Kasi nga medyo malalakas yung sipa ng ating mga price action. So parang nag-breakout pa siya doon sa drawing natin. So malapit na rin siya dito sa overbought condition. So bantay-bantay na lang. And then yung ating MACD formation is open pa rin naman. So ibig sabihin may bullish niya pa rin sa kanya. Pero yung volume niya medyo mahina, no? As compared last time dito. Ayan. So bantayin na lang natin si Meg. So congrats doon sa mga nakahuli sa kanya. Especially nagkaroon siya ng ano dito eh, opportunity dito. Ayan, so mga 11% na rin yung ginalaw ng ating pinaka-price action. So tingnan natin yung kanyang galawan. Meron siyang 4.9% na gain for today. Tapos net foreign tayo na buying, 3 million. Mandarin May Bank ang buyer and then call Lois yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay, so yun lang muna ang treatment natin kay Meg. And then lastly, si Converge. Kailan kaya mawawala yung ano negative sentiment sa kanya? So ngayon, magta-try siya na mag-double check. Actually, parang babasagin pa yan yung support natin dito sa 18.5. So, yan yung pinaka-strong support natin. Tingnan natin bukas. Kasi, di ba, gaya na sabi natin, okay naman yung earnings nitong si Converge natin. So, sentiment lang yung nagpapa-drop ng price action niya ngayon. So, meron siyang negative 3.55% na loss. Laki din. Negative 118K yung ating net selling. So, call Timson ang buyer and then Macquarie. UBS pala yung ano, nagbibenta. Tsaka si Macquarie dito kay Converge naman natin. So, hindi pa natin matansya kung ano ba yan. Sideways lang ba? Or nag-breakdown ulit yung ating pinaka-price action. Kasi hindi na siya umabot dito. And then, for the last 2 days, grabe yung bagsak nitong si Converge naman natin. So, RSI below 50 and then MACD is hindi rin maganda yung formation naman niya. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. So, hopefully, may good galawan ulit yung market natin. Pero yun nga, medyo malapit siyang ano eh. Medyo malapit na siyang profit taking kasi nandito tayo sa overbought. Last time naman, nag-overbought din siya. Ilang araw din dito sa overbought bago siya nagkaroon ng profit taking. So ngayon bullish pa rin naman yung ano yung candle ng ating PSE markets naman. Ayan. So bantayan na lang natin si US market kasi para magde-drop siya, baka mag-start na rin ng profit taking dito sa ating PSEI naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. So as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys sa membership natin kung gusto mo ng guide sa PSE market, yung ating crypto ko to. So, and then follow mo ako guys dito sa ating Facebook account. Check mo na lang yan, yung ating Facebook page. Dito po sa Bodega Peak, yung ating mga articles, money earners, sa mga side incomes natin. Sa Twitter, balikan nyo na lang yung Twitter guys ha, doon sa mga earnings. Medyo madami din po yan. So, kabisaduhin mo na lang yung hapong stocks. And then, kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, is i-check mo na lang po yung ating Patreon channel. So, nag-guide tayo sa mga kasama natin na traders at investors po dito sa ating PSE market naman. Okay? So, yun lang muna. Maraming salamat. Happy trading po bukas.